naman, kabaligtaran, all in speed para sa work. They wanna go for the tempo control, and this is what they're doing right now. And look at Rafflesia, you're getting caught out, ladies and gentlemen. Kose dito, by a bit more than he can chew. And nahuli nga dito si YSS, JP dito. Siya ang unang tutumba. Walang retribution dito yung side ng Aura PH at pupunta kay Chu. Yung turtle buff, unravel dito, trying to get away dun sa mga pateng. Pero sabi ni RTC dito, pipigilan kita ng onte, and that is going... Alam ng work na malakas yung kanilang minions because of the Lord of the Beast! Oh! Oh! My goodness, ladies and gentlemen, Benny Cutie dun! Shredding two people sa side ng work. Pero will it be enough to stop the push na ginagawa ng Lord? Oh my, might be enough. Wala ring pang hit na ng Tore ang work ngayon. Since Chu is already down, hirap na hirap ang work. Oster first na magdepensa, hindi ba that burst? Oh my goodness, pero Chu dito lumalaban siya and Greed will go down. Rafflesia dito is the next target. Si Chu dito nakaka-free hit, hindi nila kakayanin! Oh! Pero... Cloud pops off, ladies and gentlemen. Look at that. The full capability, the full potential of Bane. Pinakita sa atin dito ng Aura. And yun, yung magic damage. And tignan mo, yung mga TP na lumalabas dito. Nag-TTPA na sila. Unravel dito. And Oheb dito, getting pop lock and drop. Benny Cutie, mahuhuli pa siya ni Eve dito. Oh. And Esson, and the hook. Hook flicker. Sexy moves mula kay Uncle Esson. Baka Esson Esports. Esson Esports. Ginamit naman niya yung walls para hindi siya makita. Oh my goodness! Look at that play! Kilowash dito nahatak. Sila ang mananalo and Aura PH dito. Masasabi na natin na nawala na yung control ng mapa sa kanila. Oh, definitely. Kasi they're sitting far behind and hinihintay talaga nila doon. Get over the putting up a show, the Esson Esports show, ladies and gentlemen. Kung nakikita niyo yung taong yan, ang lakas mong hatak. Uncle Esson! Tinapos si Esson. Kumbaga si Esson, wala kang takas dito. Kung maghanap ka ng jowa, maghanap ka ng Esson. Nobody else can play the Franco this way. They really try to take down the Lord, pero si Y, sila Oheb, si Edward, iba ang nasa isip. Tutumba yung Tore dito sa may gitna. Hindi ka sa loob! Coming out here from Esson Esports! Hook after hook after hook! Hook City, parang kay Esson Esports. Lahat talaga na huli, lahat natatali, even with the figure use. Madami man siyang binabato at madami nang mimintis, pero pag tumama, talagang solid na solid. Esson Esports paving the way! Sir Brisk is in craft! And another one! And another one! Benny Cutie goes down! Blacklist International takes the series 2-1! Oh my goodness! Tignan natin! Ah! Wala akong words! Oh my Venus with the sliver of HP, makakatakas ba siya? Yes, makakatakas siya! Esson with a 3-man ultimate! Huling-huling-huling-huli! Gartizi! Ito, siya ang tutumba! Toshi dito, lumalaban, crossbow off tank! Eto, kinasanap! And nandun sa may pinto! Uy, bagsak! Wise chase bait mo! Huli si Harley! And tignan mo yung damage output niya! Wala siya! Panilang papanapanain muna ni Toshi, pero look at this on the top lane! They're going for Wise right now! Ayun! Hindi makasama! Uy! Naku! Uy! Bagsak! Uy! Uy! Labura! Di ganan! Binura! Ito! Hinilo! Round 2! Pak! Kotong! Tumakbo yung gulong! Ito na si Oheb! Ginamit na yung Zaman Force! Curtizy! Caught in between! Caught in the middle! Kenji, isama mo na yung slow ni Oh My Venus! Jungler, and it's an alpha! At kung gano'n kakamali, Butters, this is the first time na makakakita tayo ng alpha ngayong season 7. And this could be an alpha jungle, para kay Curtizy. Now,
we're seeing the rotation from Ren Esports. What do you think, Butters? Paano nagiging ang galaw nila dito? Parang yung aggression, parang may part sa akin na hindi pa ganon. Or bitin pa ako. Mamaya sasagutin yan. Astutong ba dito si Selena? Pero Aqua Boy, try to get away. Babadja na mapunta sa Bren. Kung gusto nyo pumasok, tapakan nyo yung traps namin. Kaya going in, Electo final blow. Ma-up siya dito and he will go down in the process. Walang isang Imba DJ doon yung side ng Signal Ultra. But look at that. So may top lane, Rhea might actually get caught off dito by the side of Bren. And Rhea will go down. Tama ka doon, Rob. Keke dot dito, pinipilit, i-poke ng ulti si Pew. At ang tanong, lalaban ba talaga ng Signal Ultra para dito sa turret? After the arrow, if it didn't hit, pwede nang diretso yun siya kagad. Pwede siyang targetin dito. Actually, anyone from the side of Signal Ultra. Imba DJ goes down, ladies and gentlemen. Keke dot dito, siyang pinaka-next target na pwedeng abutin pero hindi magpipilit dito ang Bren Esports. Lusty nagbabantay. Rhea na doon sa may gilid. Lord is at 10k HP. Hindi ba makakontesto ng Signal? And it will go to the side of Bren Esports. Pero makakuha ng kilita si Janus at magiging safe sila. Pero ito ah, pumasok si Rhea dito. Sinubukan talagang iharas si Carl Tizzy. But still, Carl Tizzy, hindi siya early game sama-sama. Pero Imperial Justice dito ni Imba DJ might actually very risky dito, Butters. Kekidot dito ang magiging ally. Imba DJ will get away. Carl Tizzy dito, nahuli ng Imperial Justice. Pero ito na si Aqua Boy going in. Pero hindi niya kakayanin yung damage. Naka-purify lang siya. Hindi siya naka-Aegis dito. Walang extra layer of protection. Pero speaking of perfect rhapsodies, mula dito kaya GZ, may lumilipad na ngayon si Toshi dahil siya ay nag-feather airstrike. Tinamahan dito ang dalawa, tatlo, apat, hanggat sa si Keldra ay mabubuhay pa, pero yung flame shot ay hindi aabot. Yung Omega, kapag sabay yung bigas, sila'y nakakalamang. Pero pag naiisahan sila ng execration, dun sila nadali. Parang ganito ba? Oh, si The Show, papasok ngayon. Amang si Haze ay mulado. Oh! RKO mula kay Haze. Sabay may follow-up. Grabe, ang ganda, Ben. Geometry technique. Pero sabi dito ng XA ako, gagawa ko ng art. Sabi ni Kera, gagawa ko ng spada. Pero bitin yung damage output. Hajizi! Sabi ni Kera, isang pala lang. Hajizi! Getting that kill at tatlo ang nawala dito sa XA. Sabay punta ngayon ng OMG dito sa Lord. For the side of Omega, 11 minutes in, basag ang tower at nilabas na naman din Rowan. Welcome to the fireworks! Baby, you're a fireworks! Para dito sa side ng Omega, kumanta na si Katie habang si Kenji na dito pa rin. Isa na wala ngayon sa side ng execution. Kelra is down. Pagkalapag na okay lang kahit walang mapatay. Yung pinang yung tap na napapauwi na lang. Grabe! Synchronized fireworks! Ang lupit! Ang lupit! Sakto yung ano, kumbaga gumawa sila. Geometry talaga, may pinag-aralan nyo na ito sa mat. Ang ganda pa ng kulay eh, orange tapos yung, violet eh. Yung bilog, sakto dun sa gilid ng mga corner ng square. Panis sa art, panis sa mga art school, ladies and gentlemen. Oh OMG, there you go. BBR Pirates with Renjo trying his best to make it happen. Pero wala pa rin makukuha ang side ng execution. Upos ang towers ng execution dito. And that's a good trade-off. Cross-map play ang ginawa ng Omega doon. Knowing or execution rather, knowing that Omega invested around 3 or 4 people in the upside immediately, itok down to 13, hindi equalize build the full time. But looking at gold right now, medyo na napupunta na nga tayo sa law of diminishing gold. Butters, finally napunta sa side ng execution, pero tignan mo to, wala talagang tigil sa pag-push ang execution dito sa ating gold lane. Lalim ang pinupush ng execution dito. Kadalasan nakikita natin ang mga creative na strategy nang gagaling sa Omega, pero execution, dumating sila dito ng napaka-prepared at malefic roar na nga dito si Kendra. Ibig sabihin yan, mas masakit pa sa Tore. At bakit nga ba si Lina yung isang kinuha nila? Kasi pwede kang mag-teleport doon sa Abyssal Trap. Ang gagawin nila, mag-setup sila na malapit na sa Tore, at kapag na-setup na nila, doon sila gagamit ng arrival. At gamit ng arrival na yon, paulit-ulit lang nilang ipupush ang gold lane. Ngayon, nandun na sila sa inhibitor turret. Ngayon, for execution, feeling ko ang kanilang next step ay ituloy na din lang kung ano yung strategy nila. Again, go back to that gold lane, nag-arrival na, paulit-ulit lang.
gawin na lang ng mission successful dito dahil sinimulan na nila ang ganitong strategy para kunin ng maaga ang inhibitor turret. And yung ultimate nandun pa rin talaga, Omi. Walang hindi katapusan. Nila mapigilan, walang katapusan. Dumadami nang dumadami lang yung procs ng pag-revive dahil doon sa damage output na ginagawa ni Omega. This game, this is a great move para sa side ng Omega para kahit papaano ay makakuha naman sila ng onting breathing room. Pero sabi na execution, walang breathing room. Anong breathing room? Ito, walang hihinga. May breathing room na. Nasira na yung inhibitor turret kaya lilipat naman siguro sila sa ibang lane. Pero hindi! Gusto nila tapusin ang game dong! And automatic yan kapag nahawakan nila yan ng dalawa o tatlong beses pa lang namin kung lalabas ba to, and lumabas na nga si Heath nandito sa area. Pero kasi ang pinaka problema, torn na din dito si Kadi. Ano nga bang gagawin niya? They're going for it. Sinusugod na lang talaga nila ang base pero medyo kulang ata sa minions at damage. Nako, nakakuha ng kill. Okay na rin kasi ang pinaka-primary na gagawin niya. Uy, bagsak! Basta action lang yung base target. Tapusin lang yung laro. Kalahati na yung buhay ng side ng ng Torre dito, ng Omega. Napaka-mega mind ng strategy na ginawa ng execution dito pero mukhang magkakaroon ng labanan. Circling Eagle, pasok na dito. And that is going to be Kenra taking down yung Torre. Wala sila iti-take down at tatanggapin lang nila buong buo. Yung pagkamatay na yon at alam nila ay nagawa na nila yung trabaho nila. Kiel BJ kumukuha ng kill and slaughtering. Ang level 1 lord na to ay pwede silang dumiretso at hindi na nga nila inantay pa dahil dumiretso na sa base dito sa Chakno at si Kenra. Chakno at Kenra, susubukan na natapusin to yung ultimate ni Chakno. Binato! Kenra, kakayanin ba nila? May enough damage ba? Another revive doon sa may ultimate at pang-apat na nila to. Kenra, kakayanin ba? Hindi kakayanin. Giniagawa mo. Tama yung damage output para i-end na to ngayon. Hindi pa swak pero hindi ibig sabihin nun konting kalabit na lang matatapos na tong laro na to. Para kahit paano bumilis-bilis yung cooldown ng spells niya. Eto Max. Oh no, Renzio. Medyo delikado siya dito. Andi niya kaya ang 2v1 pero susugod na siya sa base first. Ito na ata yun. At eto ang pagtakbo. Tignan natin kung kakayanin. Stun nila at lahat. Kelkas nila live. At isa na lang. Kakayanin ko. Chakno. Hindi pa rin kaya. Oh my God. Grabe. Anong nangyayari sa MPL? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa MPL pero nagsisigawan na lahat ng mga tao dito. 5 segundo para dito kay Kenra. May oras para tapusin ang Omega to pero kung hindi nila matapos, isang kalabit na lang talaga. At nag-arrival! Nag-delay! Pero kakayanin na, nagmamatch na yung Omega dito and here is the fight for their lives and game number 1. Kanina wala pa! Wala pa! Hindi pa rin ginagawa! Chakno, meron siyang ultimate na ibabato at yun yung magiging hudyat at senyales sa Omega na mag-back na lang. Ito na ata ang pinaka-exciting na laro ngayon sa match na to at hindi pa nga tayo nakakaabot sa game 2, 3, 4 at a possible game 5 execration bringing out a strategy na hindi pa nakikita dito sa playoffs. Kinakatakutan na siguro to ng Omega dahil palapit na ng palapit ang arrival timers. KLBJ pumasok sa may pinakalikod para huliin si Hajizi para hindi tatama Toshi and the others. Chakno, Chakno! Nakakaya ba si Chakno dito pero masyado at... Maaga kasi wala namang minion yung side ng Omega. And look at this! Napaback na naman nila! Pero si Kenra! Nasasakit taas! Nandun! Sa may taas! Si Kenra! Oh my God! Tinapos ng execution game 1 goes to the boys in blue! And this winning moment is brought to you by Oppo A94. How do you live your life at full speed? Tinatapos ko po yung game ng 14 minutes lang!